morning, mga kabayan. Check natin yung ABS system nito. Kasi intermittently on yung indicator sa loob, sa dash. So, tara, check natin. Ito nga pala yung diagnosis connector ng Toyota Camry 2000 model, mga kabayan. I-short natin yung E1 tsaka TC. Isi-short natin yung E1 tsaka TC para maglabas ng code. For sure, there is a code from the ABS system kasi umilaw yung indicator niya. So, i-diagnose muna natin. Malaman natin kung ano yung naging sanhi ng pag-ilaw ng ABS indicator light. E1. E1 and TC. Yep, nakakonnect na sila, kabayan. So, i-ignition on natin. Babasahin natin yung blink ng ABS indicator. Kung ano yung code. So, ignition on. Nakahilaw sila, nagbiblink. So ito, mga kabayan, natitingnan natin yung ABS. Ibilangin natin kung ilan yung blink niya. So, 1, 2, 1, 21, 1, 2, 1. Ignition off ko muna. So, 21 yung nakuha nating code. Tara, check natin sa libro kung ano yung 21 na code para sa ABS system. So ito yung libro natin, mga kabayan. May nabibiling libro nga pala dito sa Australia. So malaking tulong. Tara, tingnan natin. Punta tayo sa ABS. Sa brakes. Punta tayo sa brakes. Ngayon, chapter 9 yung brakes. 9 of 1. Chapter 9. Yep. So anti-lock brake system, ABS, general information. Yep, ito yung mga codes niya. So, yung nakuha natin is 21. Ito yung code niya. Code number 21. 2 flashes, pause and 1 flash. Problem in right front wheel solenoid circuit. Yan yung problema niya. Tapos, ang action take, check the actuator, solenoid, and circuit. So, itong solenoid at circuit, pinaka-circuit niya is nandito na. Included na rito sa housing na to. Sa ABS, actuator, motor. So, isang unit na sila. So, ang gagawin natin, papalitan natin itong ABS control actuator. So, meron akong piyesa dito. Tingnan natin kung parehas. Unbox natin. In-order ko to sa Melbourne pag-alang ko. Second hand lang siya sa R-Class. So, tingnan natin kung parehas. So, hopefully, parehas siya. It's bolted underneath. Yeah, tingin ko parehas naman. So, yep, papalitan natin to. Okay, papalitan natin to. So, ito yung papalit na natin, mga kabayan. Tatanggalin ko muna tong
iuusog ko lang muna itong coolant reservoir. Para medyo maluwag yung pagkinis natin. Lagay lang natin dito para medyo maluwag yung pagkilos natin dito. So tatanggalin muna natin yung connector ng ABS control module. Ayan. Ayan, tanggal na siya. Luwagan natin ngayon yung mga pipes. Bago natin tuluyan tanggalin, sasapin na natin ang basahan sa ilalim kasi papatak yung ano niya eh, yung brake fluid, para maiwasang hindi pumatak yung brake fluid sa paint, kasi yung brake fluid nakakasira ng paint. Pero hindi pa rin maiwasan sa may pumatak pag ganitong gumagawa tayo tungkol sa brake system. So mamaya pagkatapos nating palitan, puhugasan natin yung makina. Lulugan ko lang yung sa bracket. Tatanggalin natin yung bracket. Lulugan ko na rin yung sa bracket ng parts natin. Luwagan ko na rin kasi hindi ko na isasama yung pinaka bracket niya. Ang gagamitin kong bracket yung nakakabit sa sasakyan. Pag umorder pala nito may kasamang bracket, pero hindi ko na gagamit yung bracket niya. So tanggal na siya. Tanggal na siya mga kabayan. Gagamitin natin bracket. Yun na doon. So itong bracket na to hindi na natin gagamitin. Ayan. So takpan lang natin para hindi mapasukan ng dumi yung mga pagkakabitan ng pipings. Takpan natin to para hindi pa rin yung basahas. So ganito ko na to. Ayan, nag-umpisa ng tumulo. Mabilisan lang to. Tumulo na yung ano niya, brake fluid. Kasi niluwagan na natin siya. So hindi talaga maiwasang hindi tumulo. Tangat ko muna. Ayan, nakatangat na. Ayan, tanggal na yung isang pipe. Dito ko. Nga palang sasakyan na to sa kaibigan ko. Nabili pa nila to since brand new. So, ayaw binigay na nila sa anak nila. Tapos bumili na lang ulit sila ng bago. Maganda to itong sasakyan na to. Toyota kasi. Reliable. Ito sa Australia, ang Toyota reliable. Tingin ko sa Pilipinas din naman, reliable talaga Toyota. Yan, tanggal na sila. Ito naman tatanggalin natin, yung galing sa brake fluid reservoir.
yung dalawang pipe. Ito galing yung supply ng brake fluid. Ayan. Tapos isa na lang. Bali, anim sila lahat. Mga kailangan tanggalin na pipings. Kukuha lang ako ng basahan, mga kabayan. Tuluhin ko lang siya ng basahan. Baka kasi magtuloy. Malsip. Ito na, sarate. Eh, mami, maghuhugas naman tayo ng makin. Ayan, tanggal na siya, mga kabayan. Nasa huli. Sasaluhin ko lang siya ng basahan. So, ito na siya. Ito yung luma. Bagay, luma rin naman to. Second hand nga lang. Surplus. Surplus in good condition. So, kakabit na natin itong ito. Parehas naman sila eh. Parehong pareho. So, okay. Magpipit to. Lub ko lang itong goma sa ilalim. Papasok to dun. Ah, nakakabit yung goma niya. Tanggalin ko na lang yung goma na ito. Yung goma niya gamitin natin. Isprayan ko lang ito ng lube, mga kabayan, para madaling pumasok. Yan. Isprayan ko lang ito ng lube. Para madaling pumasok. Isprayan ko lang dito. Yung pinakagoma niya. Yan. Ito yung mga kabayan, yung inisprayan ko. So, kakabit na natin. Kabit natin ulit yung mga pipings. Mga tinanggal natin. So, kabit muna natin sa reserva. Okay, yung isa pumasok agad. Pangalawa, pasok din naman. Medyo tulungan natin ng spanner. Pero pakiramdaman natin kung swabe yung pasok. Pagka hindi swabe yung pasok, huwag nyo nang pilitin. Kailangan i-align yung thread sa thread. Para hindi masira yung thread ng kinakabitan at yung ikakabit. Yan, okay naman. Swabe naman siya. Mapasok. Yan. So, kabit ko lang muna yung pipings papunta sa mga sa wheels. Yan. Yan, tulungan natin ang spanner, pero huwag nating ipilit pagka hindi swabe yung pasok. Ayan, ito pumasok na. Ito pumasok na rin. Ayan, pumasok na siya. Itong isa, subukan natin. Tulungan. Mukhang okay naman ito. Punasan ko lang dito, medyo umagos yung brake fluid. Mamaya hugasan natin. Para hindi masira yung ano. Yung pintura, babandaw na, aman lang natin ng tubig. Bubuhusan lang natin. Tingnan ko lang yung brake fluid, baka naubuhusan. Hindi naman, marami pa. At idagan na lang natin mamaya at ibibleed natin yung ano, yung preen. So, naka-partial type na sila. Kabit ko muna yung dalawang nut. Ito sa pinaka-bracket ng ABS actuator ito. Ayan. Para mag-stay siya sa bracket. Hindi siya gumala pag hinigpitan na natin yung mga pipings. Hinigpitan na natin yung pipings niya. Punasan ko lang muna para malinis, para malinis yung ano, yung ABS actuator, hindi siya naglalawa sa brake fluid.
mas masarap magtrabaho mga kabayan pag malinis yung ginagawa niya. Hindi siya naglalawa ng brake fluid, hindi naglalawa ng langis, mga ganun. Kailangan laging panatilihin niya malinis habang nagtatrabaho. Kaya naman natin gawin niya lagi malinis. Patrack natin siya. Kukunin ko lang yung tools. Crow's foot ang tawagin. Mga kabayan, 10 mm crow's foot. Ako kuha lang ng torque wrench. Yan, ito yung torque wrench natin. Siset lang natin muna siya ng 8. 8 newton meter. Tapos tatorque na natin siya. Dito sa ibabaw, kukuha tayo ng extension. Kukuha lang ng extension mga kabayan na quarter drive. Ito yung 1/4 drive extension natin mga kabayan. Dito na natin sa ibabaw. Ayan, 8 mil. Nag-log pa pala siya. Pero okay lang, ito na pang ipit natin. Ayan, 8 newton meter. Ayan. Ayan. So, that is 8 newton meter mga kabayan. Gawin nating 10 newton meter yung torque. So, since nakakabit yung extension, unahin na natin to sa ibabaw. Ayan. 1. 10 newton meter na to. 2. 4. So, tatanggalin na natin extension para dun sa dalawa. Nasa gilid. Hindi naman ang higpitan natin ng 10 newton meter. Reposition ko lang. Ayan. 10 newton meter. Oops. Mga kabayan, naipit na sila. So, hinikitan ko sila ng 10 newton meter. So, kakabit ko na yung connector ng ABS control module. Nakita nyo ba mga kabayan? Kakabit ko na siya. So, ito yung lock, pinakalock. Ayan, nakalock na siya. So, ubusan ko muna siya ng tubig. Tatanggalin ko yung basahan na kinabit natin. Ubusan ko na siya ng tubig. Para dun sa mga natapon na brake fluid galing dun sa ABS control actuator. So, ito yung tubig natin mga kabayan. Nilagay ko sa Pepsi. Pepsi ba ito? Pepsi. So, spray lang natin ng tubig para hindi masira yung pintura. And, pag natapos na natin itong trabaho, saka natin uhugasan yung buong yung around dito sa related sa ABS. Yung sa makina, siguro uhugasan na rin natin. Hindi naman siya karumi eh, pero ali-ali kabok lang kung nasa na rin. Luluwagan ko lang manually mga kabayan. So luluwagan ko muna lahat yung gulong bago ko iangat. So,
ikot na lang tayo para sa pagliluwag ng mga gulong. So mga kabayan, bago nyo iangat yung unahang gulong, siguraduhin nyo may wheel chock kayo mga kabayan. Ito, papakita ko sa inyo. Ito, malaking bagay ito, wheel chock o kalso. Kung tawagin na ito sa Pilipinas, kalso sa gulong. Kailangan may ganyan tayo bago iangat yung unahan. So since naka-handbrake naman, iba pa rin pag safety. Kailangan kung gagawa kayo sa bahay nyo, sa inyo, gawin yung kotse nyo, safety first pa rin. Huwag nyo kakalimutan, ha. So, jajakan ko na mga kabayan yung unahan muna. Jajakan natin sa matigas na portion sa ilalim. Hindi, pero hindi sa makina, yung talagang sa ito, jajakan ko sa subframe. Matibay ito, tong subframe ito. Siya yung nakakonect sa body, siya yung inuupuan ng makina, itong subframe. So itataas ko na mga kabayan. Tintin ang tataas yan. Nalagay ko na yung kalso rito sa kanan muna. Ito yung kalso natin. Ah, yung karistan pala. Tasa natin ng konti. So, hindi pa kain. Tataas ko pa ng bagya yung umaking sa sabi. Dito nyo lang ilagay mga kabayan. Sa ganitong model ng sasakyan, dito nila ilagay. Tawag ata rito running board. Yan yung jacking point. So yung ilalagay natin yung karstan dyan. Yan. Ganun din ang gagawin natin sa kabila at saka sa hulihan. So, tanggalin natin yung safety pin. Unlock. Yan. Ulit natin safety pin. Again. Yan. Nagigil na lang natin. Para safety. Hindi siya basta-basta mahuhulog. Okay. Bababa ko na yung jack kabayan. Tignan nyo dyan. Okay, tignan nyo dyan. Bababa ka na. Yep. So, binaba ko muna ng bahagya. Ido-double check ko kung tama yung inuupuan ng makina dun sa car stand. Which is okay naman. Check ko yun sa kabila.
Tingnan. So ibababa ko na siya ng tuluyan. Sa car stand. Hindi na natin tatanggalin itong jack. Dalawa jack natin. Gagamitin yung isang jack natin sa likuran. Ibababa ko na rin. Kasi yuyuko ito eh. Pagka ginakon sa harapan. Nasa likuran. So kunin ko na isang jack natin. Ito siya. Kulay sila pero parehas ng working load limit. 1,000 kilogram. Pagkakuan ko na siya sa libre. Sa sentro ko lang. Ngayon, lalagay ko na yung car stand sa likuran. Makakabahin. Sinis. Nasa may jacking point. Para safety. Pagtanggal natin ang gulong, hindi tayo kakaba-kaba na baka mahulog yung sasakyan. Ayan. Ganyan tayo sa kabila, mga kabahin. Bababa ko na siya, mga kabayan. Lalagyan ko lang ng basahan doon sa kabila. So ibababa ko na siya, mga kabayan. Daan-daan lang ang baba. So, sigurado nakaupo yung sasakyan sa car stand. Yan. Yan, nakababa na siya. Okay. Pero taas na natin ang bagya yung jack. Patamain lang nasa cross member. So abang pa rin siya yung jack. Nakabang pa rin siya. Anytime na bumigay yung car stand, sasaluhin siya ng jack. So tatanggalin na natin gulong, mga kabahin. Tanggalin na natin mga gulong. Mga kabahin. Matagal nga lang pag hindi gumagamit ng power tools. Pero okay lang. Nakaya. Nahiya lang kasi ito sa kapitbahay. Baka magreklama sila eh. Sabi maingay. Hindi pa nga rin. Ayoko magingay. Nakakabulaw. Nakaya sa kanila eh. Sa mga kapitbahay. Kasi tahimik din naman sila mga kabahay. So, it's good. Tahimik talaga rito sa Australia. Lalo na rito sa Canberra. Tapos mga kabayan, itong gulong na to, ilalagay natin dito sa ilalim ng sasakyan. So isa pa rin safety tips. Bumigay man yung car stand, bumigay man yung jack natin, yung trolley jack, andito pa rin yung gulong, nasasaluhin yung weight ng sasakyan. So safety pa rin tayo kung iilalim tayo. Pero sa kaso naman nito, hindi tayo iilalim. Pero iba pa rin yung safety. Yan ang tatandaan nyo. Safety first. Bibleed naman namin yung preno ngayon. Yep, samahan nyo kami. Bibleed natin yung preno, yung brake system. Kasi may hangin to since pinalitan natin yung ABS actuator.
Ibabalik ko na yung mga gulong, mga kabayan. Pero do-double check muna natin yung higpit ng ano, ng bleeder. Papakita ko sa inyo. Gagamitan natin din siya ng torque wrench para sigurado. Kuha lang ng torque wrench. So ang size ng bleeder nitong Toyota Avalon 2000 model is 8 mm. Tight lang natin siya ng 10 Newton meter. Yep, tara, isa-isahin natin. Tumapon na konting fluid galing sa nipple, kailangan pupunasan 'yan. Yan, pupunasan natin. Kasi pag sinilip niyo ulit yung sasakyan sa ilalim, pag nakita niyo yung basang ganyan, iisipin niyo may leak yung brake nipple, yung bleeder. So pinunasan ko lang siya. Tapos ito-torque natin ng 10 Newton meter. Yan, 10 Newton meter. Torque lang natin siya. Yan. Isa pa. Okay. Babalik na natin yung cover, yung rubber cover niya doon sa nipple para hindi mapuno ng alikabok, para hindi magbara sa susunod na pagbi-bleed natin. Ayan. Ganyan lang. Tapos check na rin natin yung iba pa. Ibang gulong. Ibang brake bleeder. Ayan, pupunasan din natin yung mga tumulong brake fluid. Hindi talaga maiwasan once naluwagan mo to. May tatapon na fluid sa may thread portion niya. Sa may threaded portion. So higpitan na natin ngayon, 10 Newton meter. Yan, okay. Babalik natin yung rubber cover niya. Yep. Hindi naman tayo sa harap ha. Kaliwang yan. Yan, punasan lang natin yung fluid na lumabas dun sa threaded portion ng brake bleeder. Nasa natin ang basahan. At i-torque yung nipple. Double checking. Mahalaga yung double checking talaga ha. Lalo na ito preno. Kailangan walang tagas to. Pag to tumagas, tatapon yung fluid hanggang maubos yung fluid. Pag naubusan ng fluid, wala na magpupush sa brake pedal. Through pistons. So, mawalan tayo ng preno. Last one. Yep. So, yung kabila naman. Kaliwang unahan. Punasan din natin. Pero ito, walang tumapon. Which is, okay. Pita na natin. Kailangan sigurado higpit natin. Lalo na to preno. Preno yung ano natin dito ginagawa. Yan. Gusto ko talaga mag double check. Hindi ako nagsasawa. Sana ganun din kayo. Huwag kayong magsawa mag double check. Wala namang mawawala eh. Segundo lang. 2 segundo. At sigurado yung trabaho. So kakabit na natin yung gulong ngayon. Kakabit ko na yung gulong, mga kabayan. Ito yung tools natin. Saka na ako gagamit ng power tools. Kakabit ko na yung gulong. Kasi medyo maingay kasi yung power tools. So kakabit ko na siya ngayon. Ganito lang pagkakabit ng gulong. So hand tight nyo muna yung nut. Lagay nyo yung wheel nut sa pamagitan ng daliri. Ito. Ganyan lang muna. Pakagatin nyo lang ng bahagya sa wheel stud. Tapos, ikot na natin ang socket with extension. Yan. So, criss-cross pattern natin. Ito naman, star pattern. Baga, yep. Star pattern. Pag gumagamit kayo ng gun, ng rattle gun, ganyan din, star pattern din.
hindi yung paikot star pattern, para lapat yung ano mag wheel sa hub dun sa rotolish, para lapat. So since kapit na siya, pwede na natin gamitan ng ratchet. Yan. Para medyo mabilis. Right. Pukin lang natin ng ganyan. Magpit na yan. Yan. Ganyan lang. Simple. Since kinabit ko yung gulong, check ko na rin kung may play. Yan, wala namang play. Bearing, ball joint. Ito tayo, rad, wala naman. Ikutin natin kung may tunog. Kung may tunog sa wheel bearing, wala naman. Naririnig kong tunog yung ano, kapit ng brake pad, so which is good naman, okay naman. Ikutin ko na yung mga gulong, mga kabayan. So, iangat ko na ng bagya para tanggalin yung mga car stand. Bababa na natin sa sasakyan. Yan, pwede na yan. Tanggalin ko lang yung car stand. Okay. Kita rito? So, bababa ako. Papasayarin ko lang sa ground yung gulong, tapos hihigpitan natin. Hindi ko muna siya totally ibababa para mahigpitan, para siguradong lapat yung mag wheels sa hub. Yan, yeah, handbrake ko na rin. Yan. As usual, gagamit tayo ng torque wrench para sa pare-parehas na higpit ng wheel stud. Pababa naman natin ngayon yung unahan. Sa likuran. Tanggalin na natin yung jack na yun. Mga kabayan. Bababa naman natin po ngayon. Angat ko muna. Double check kung saan nakatama yung jack. Okay naman. Tanggalin na rin natin yung car stand. Handa-handa. Yan, pasayarin ko lang. Nasipitan ko yung gulong. Nahigpit na yung gulong. Mamay, do-double check pa natin yan after natin i-roll this. Okay. So, finally, napalitan na natin to. ABS actuator. I-check ulit natin yung code, tapos i-erase natin. Papakita ko sa inyo. So, i-short ulit natin yung E1. Short natin E1 means Earth 1. At saka yung TC. I-short natin pag didikitin para lumabas yung code dun.
So ignition on. Naka-short na yung E1 tsaka TC. Ignition on. Yan, nawala yung code. Wala siyang code ngayon. So hindi na pala natin kailangan erase. So automatic, walang code yung walang code na na-store dun sa pinalit natin na ABS actuator unit, control unit. So okay na to, i-road test ko na to. So ignition off ko, tatanggalin ko na yung short natin dun na pinan-short natin yung wiring, yung wire, tatanggalin ko lang. So ito yung sinort ko, mga kabayan, self-diagnosis, tatanggalin na natin. Tanggalin ko na yung wire, tapos saan natin, tapos i-start natin. So ignition on ko, be-verify natin kung mamamatay yung ABS light. Yan, namatay siya, so it means wala siyang na-detect na problema. I-start na natin ngayon. Yan, which is okay. I-road test ko muna to, mga kabayan. Balitaan ko kayo maya-maya. Mga kabayan, na-road test ko na. Hugasan ko na lang yung makina. So okay na. Hindi na umilaw ulit yung ABS indicator light. Gasa ko na lang, tapos double check yung higpit ng gulong, iikot ko pa ng isang ikot. So okay na. Ganito lang paghugas, pakita ko sa inyo. Dito tayo nag-ano ng brake fluid, nagtapon sa tinanggal na atin. Lagyan na rin natin windshield washer. Para sa windshield washer yan, nilagyan ko ng tubig. Tubig lang. Yan, mga kabayan, double check ko na lang higpit ng gulong, pero nahigpitan na natin, double check lang. Tapos road test ko pa ng isang road test. Tapos yun, message ko na yung kaibigan ko para pipatin yung sasakyan. So please subscribe, share, like and comment. So kita-kits ulit sa susunod na vlogs, mga kabayan. Thank you so much sa lahat.